Good morning po mga kabukid. Welcome back sa ating Munting Farm. Bumili po ako ng mga kalamansi. Ayan o, yung mga bunga o. Daming bunga. Ayan o. Kasi po, napansin ko na yung kalamansi medyo matibay sa matubig, no? Ayan, daming bulaklak nito o. Tapos bumili rin ako ng mga okra. Itong okra din matibay din to sa baha. Tapos bumili ako ng ilang pirasong talong, yung medyo malaki na. Parang mamumulaklak na sila. Ayan. So itatanim ko po ito, isasako na lang natin para hindi sila mababad sa lupa, no? Tapos ito naman, itatanim natin to, hindi na ibabaon sa lupa. Kumbaga, tatanggalan lang ng plastic, ipapatong sa lupa. And then tatambakan na lang yon para iwas tayo sa tubig. Kasi tuwing maulan pala, ganito pala dito sa bukid. Siguro didiligan na lang natin to pag tag-araw or papatubigan. Kasi yung nandito mga kabukid, maganda po yung tubo ngayong tag-ulan. Nung tag-araw, medyo tuyot sila. Ayan o. Oh. Ang daming maliliit na bunga o. Oh. Ayan. Kasi nag-iisip ako kung ano yung pwedeng itanim dito na kahit na maulan or araw, hindi namamatay. So ito po yung naisip ko. Gusto ko sana dito na lang itanim dito sa mataas na area. Pero mahirap po ito patubigan pag tag-araw naman. So ang gagawin natin doon na lang din sa kabila. May ano rin ako doon, may kalamansi din ako doon na hindi naman sila namatay kahit na nababad ng ilang linggo. So dito ko na lang sila itatanim pero hindi ko na ibabaon para medyo tumaas pa rin yung lupa nila. Ito po yung mga nilipat ko na mga kalamansi, galing doon yan sa kabila. Pero nung tag-araw kasi, hirap ako magpatubig sa kanila. Parang natuyot sila, kaya ganyan yung mga dahon, no? Ayan, lima po yan. So ayan, halata naman na nababad sila sa tubig. Tingnan nyo yung dahon nila. Puno ng putik. Pero nag-survive sila. Kaya balak ko pong, ito na lang po yung itatanim natin. Kalamansi. Na maganda kahit na matubig. Yan sila, maganda pa rin, no? Lima yan, pero yung isa kasi nag-grass cutter ko to. Tingnan nyo naman, oh, nababad na to sa putik, oh. Pero nag-survive pa rin siya. Naputol ko to, malaki to. Kaya nilagyan ko ng stick. So siguro dito na ko na lang itatanim sa may pilapil para medyo mataas kesa dito. Tapos ito siguro, kung pwede yan, tatambakan na lang yung puno niyan. Para sa tag-araw, mapapatubigan natin dito. Kasi malapit yung patubig natin dito. Yan lang yung patubig. Tapos may ano siyan, may kanal kasi dyan. So dyan dadaan yung tubig. So nasa ibabaw sila ng pilapil. Pero makakasipsip pag nagpatubig tayo. Makakasipsip ng tubig. Doon kasi sa kabila, medyo mataas. Mahirap patubigan, no? And so, ayun na nga mga kabukid, hinakot ko na nga yung ating mga itatanim na kunlang kalamansi. 10 piraso lang naman ito. Tapos may 5 na tayong nakatanim dun at saka yung 2 nandito sa may mataas na area. So, meron tayong 17 na puno ng kalamansi. Pero pag nagka-budget tayo, bala ko yung dagdagan kasi nakita ko na maganda siya, okay siya kahit na may tubig, kahit maulan. Okay lang naman siya na nagsusurvive siya. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, siguro kalamansi na lang muna itatanim ko dito sa bukid. At habang ginagrass cutter naman ni Vic yung pagtataniman natin ng kalamansi, ako naman ay tinambakan ko yung puno ng mga dati nating nakatanim na. Para kung halimbawa uulan man o babaha, hindi na sila masyadong mababad yung puno, no? Maya-maya nga tinanong ni Vic kung pati yung mga tanglad na dalanta na itatabasin na niya. Sabi ko, sige, tabasin mo na yan kasi tutubo naman yan kung halimbawa buhay pa yan. Mas maganda nga matanggal yung tuyong dahon yan para
sumibol ulit yung panibago. Pero ewan ko lang kung tutubo pa yan kasi lantang-lanta na talaga siya. Dito ko nga halos tinanim sa medyo mababa kasi nung tag-araw ko yan nilipat, so hirap ako magpatubig kung nandun sila sa mataas. Buti may naiwang isa dun sa mataas, yun na lang ang buhay ngayon kasi yung mga lahat ng nababad namatay na. So buti may isa pa, siguro ililipat-lipat na lang natin yun para dumami ulit. So pagkatapos ko nga matambakan yung limang kalamansi, nilinis ko na yung unang natabas ni Vic para habang inahantay ko siya matapos, makakapagtanim na ako dito sa unahan. At maya-maya nga pinwesto ko na yung ating mga kalamansi para pag natapos si Vic, sabay na lang kaming magtatabon nito. Tatanggalin lang yung plastic tapos tatambakan yung puno. Mga grafted kalamansi nga pala to, kaya maliliit pa lang pero may bunga na. Gusto ko sanang bumili ng mas marami nito kasi maluwang naman yung farm. Kaso medyo may kamahalan din, wala pang budget. At pagkatapos ko nga mahakot lahat ng ating kalamansi, tapos na rin si Vic mag grass cutter. Kaya tinanggal ko na yung plastic at pinwesto ng maayos para si Vic magtatambak na lang siya. Tapos pagkatapos ko nang matanggalan ng plastic lahat, tutulungan ko na lang siya magtatabon ng puno. Medyo nahihirapan nga kami kasi yung lupa basa at saka masyadong malagkit. Dumidikit siya sa asarola at saka sa pala. At habang tinatanggal ko nga yung mga plastic, natatanaw ko po yung ating mga prutas at saka gulay dito na nalanta. Medyo nakakalungkot lang. Mayroon akong tinanim dito ng mga rambutan at saka lansones. Namatay lang lahat. Tsaka mga madre de cacao. Tapos yung mga talong natin, nandito rin yung hindi ko pinruning kasi may mga bunga pa. Tapos yung mga bagong tanim, dito rin po. Tsaka yung kamote. So pagkatapos ko nga po matanggalan lahat ng plastic, tinulungan ko na magtabon si Vic. Mainit na nga ngayon at hindi na masyadong nag-uulan. Siguro tapos na yung tag-ulan. Magsa-summer na siguro kaya medyo natutuwa ako kasi yung mga tanim natin, yung ibang nabuhay pa tuloy-tuloy po yung pag-recover. Kaya medyo nakaka-move on na tayo dun sa nakaraang baha. Magtatanim na lang ulit tayo ng mga ibang prutas dito at mga gulay. Kasi yung mga tinabunan ko na puno, kung napanood nyo po yung vlog ko na tinabunan ko yung mga prutas para kahit bumaha hindi na po mababad yung kanilang puno. Namatay din po yung mga avocado. Tapos may dalawang aratilis din na namatay. Tsaka yung mga papaya. Dalawa lang po yung natira sa papaya. So nagsilbing aral po yung baha na yun, no? Para matutunan natin kung ano yung dapat nating itanim dito sa bukid. Kung anong prutas o gulay. Tapos kung saang area. Kung sa mataas ba. Halimbawa, yung mga papaya, pag malapit na yung tag-ulan, huwag na tayong magtatanim doon sa mababa. So pagkatapos nga naming maitanim yung mga kalamansi, sabi ko kay Vic siya na magluto ng tanghalian namin. Tapos ako naman binaba ko yung mga halaman ni Mrs. na nandito sa terrace para mabilad naman at saka pag halimbawa umulan makalibre tayo ng dilig. Dito ko lang binaba sa malapit para kung halimbawa kung sakali man na may baha, maiakyat natin agad. At dahil medyo marami nga yung halaman niya, yung maliliit at magaan, dinala ko dun sa medyo malayo-layo sa kubo kasi mabilis naman yan maiakyat. Pero yung mga ganitong malalakit mabibigat, dito na lang yan sa tabi, basta maibaba lang, parang lalabas na yung almoranas ko dito. Tingnan nyo naman maglakad, parang bagong tuli. So pagkatapos kong maibaba lahat ng halaman, kumuha na ako ng walis dito para malinisan. Kaso tingnan nyo naman yung walis natin, bumibigay na sa mga pagsubok din na kinakaya. Buti na lang may reserva si Vic yung pangwalis niya ng ipot ng manok. Tapos pagkatapos namin kumain, ginagawa kong pantinga. At habang nagwawalis nga siya, nagyabang siya, sabi niya, kain na tayo maya-maya kasi luto na yung adobong manok. Ako naman napawaw. Sabi ko, ang bilis mo naman nakapagluto ng manok. Tapos nagyabang pa, sabi niya, apat pa nga niluto ko yung manok na hindi napisa. Pucha, itlog pala yung ulam namin, adobong itlog. Parang di magagamit yung walis tingting ha, di ako matitinga. So, kinabukasan nga, tinuloy ko na yung pagtatanim ng iba nating mga punla. Yung okra, tsaka talong, tsaka sili. Hindi kasi natin natapos kahapon dahil bumili tayo ng feeds tsaka nag-deliver ng itlog. Hindi ko na nga sila tinanim sa sako kasi mataas naman yung pwesto dito. Dito ko sila itatanim sa dating pwesto ng ating kubo. Nandito rin yung ibang halaman ni Mrs. Dito ko na nga lang sa gilid ng area tinanim kasi nasa gitna yung mga halaman ni Mrs. na medyo mabigat, malalaki yung paso. Wala kasi si Vic dito. May hinatid siya sa bayan. So wala tayong kasamang magbubuhat ng mga... Kung yung mga paso lang naman, kayang-kaya kong buhatin yan. Ayoko lang talaga sinasamantala yung katawan ko kasi. Kasi ito na lang yung puhunan ko, no? Baga pinaka-asset ko ito Hindi, pero ang totoo, expired na yung almoranas ko. Baka lumabas na naman. So maya-maya nga, inumpisahan ko na magtanim.
Inuna ko nga yung ating mga talong. Murang-mura ko nga ito nabili kasi sabi ko dun sa suki ko na binilhan ko din ng mga unang tinanim ko. Sabi ko namatay yung unang bili ko kasi binaha. So binigay niya ng mura. Tapos mas malalaki yung mga to. Halos lulusot na yung mga bulaklak kaya hindi na tayo maiinip. Makaka-harvest na ulit tayo ng mga gulay. Tapos syempre hindi lang talong at saka okra yung itatanim natin. Tulad nung nakaraan nagtanim din ako ng mga patola at saka sigarilyas. Hindi nga lang sinwerte kasi patubo pa lang binahana. Pero magtatanim ulit tayo, may mga natira pa tayong mga binhi. Tapos may mga ampalaya din ako, tsaka sitaw, tsaka kalabasa. So magtatanim tayo ng mga nyo. So ayun, pagkatapos ko maitanim lahat ng mga talong, diniligan ko na. At mamaya ko na itatanim yung mga okra tsaka yung sili kasi mainit na. Kaya didiligan muna natin yung mga naitanim natin. So pagkatapos ko nga magpahinga, hinukay ko na rin yung pagtataniman natin ng mga okra tsaka sili. Dito ko na nga lang din sila tinanim sa tabi ng mga halaman ni Mrs. May maliit na area pa dito na walang tanim. Kasi yung gilid puno na ng mga talong. Itatabi ko na rin dito yung dalawang siling labuyo. Kasi yung okra natin, 5 piraso lang naman to. Kumbaga pangkain lang natin habang tag-ulan pa. Sa tag-araw na tayo magdadagdag ng mga pananim. Kung may nanonood po na magaling sa mga gulay, pahingi po ako ng tips. Tulad halimbawa po sa mga talong. Kasi may nagsasabi po na yung unang bulaklak tatanggalin daw po para mas maraming bulaklak yung lumusot. Tapos tatalbusan din daw po para magsanga-sanga siya. Pahingi po kami ng mga tips para alam namin yung mga gagawin namin kung paano namin mapapaganda yung aming mga pananim. So hanggang dito na lang po mga kabukid. Maraming salamat po ulit sa pagsama sa amin. Shoutout nga po pala sa kabukid nating si Ma'am Barba Bautro Ritos Pabunan. Medyo nahirapan tayo doon. Taga Buray Binogho Paranas Samar po. Wow, nakakarating pala ng malayo yung ating mga video. Maraming salamat po mga kabukid. Ingat po kayo palagi at sana nandyan ulit kayo sa susunod nating kwento. Thank you po.